I'm glad, okay, hindi tayo lilihis na sa ating topic ngayon, na ang topic natin ngayon ay mga struktura, the importance of our churches and other structures. Back to Professor Xiao, who is the lead in our show. Okay. Opo, salamat po. At pupunta na ho tayo kasi nabanggit natin, kaming mga nag-aaral ng anthropology kahit papano, naiintindihan namin na itong mga structures na ito ay hindi, like churches, ay hindi maaaring hiwalay sa kanilang environment. Sa kanilang environment bilang kapaligiran at environment bilang kasaysayan. No? At siguro, sisimulan ko na ho ito ng kaunti. Si Ginong Ian Alfonso ay meron pong meeting din about the quincentennials. So medyo iniwan niya na tayo. But I will also talk about what he wanted to talk about. Tandaan natin na yung mga simbahan ng Pilipinas, mga kaibigan. Ito po ay mga struktura na akala natin Spanish. Pero sa totoo lang, pag tinignan natin yung mga examples natin, lalo na, muntik na akong tinanong ni DSL kanina, doon sa World Heritage Sites ng UNESCO, ilan sa mga World Heritage Sites natin na mga simbahan, yes, they were built by the Spaniards. But if you're going to look at it, pag titignan mong mabuti, marami hong ano dito, marami hong makikita na impluensya na local. Tulad ng ginawa din sa Art Deco, related po lahat yan. So makikita natin ito, itong simbahan ng Paway na gawa sa limestone, itong mga patterns na nasa ibabaw ng pasan, ay makikita natin na patterns na makikita rin sa Java, no? Sa Borobudur, kahit sa Angkor Wat, di ba? Baka mapasigaw pa si ano dito na si sino ba yon? Nia! Ano? Nia! Sabi niya, di ba? Nakita niya yung Angkor Wat. No? Sino nga ba yon yung influencer? No? Anyway, nakakatuwa yan dahil ang theory namin dito, lalo na ni Seyus Salazar, yung mga dati nating sambahan kasi ay nasa mga kuweba. O, sa kuweba. Doon din tayo naglilibing. At historically, yung pinaglibingan ng mga ninuno natin, dito ipinatong ang simbahan para malipat yung respeto ng mga tao doon sa lugar. So manatili yung sacredness at kahit bago yung religion, nandun nakaangkla doon sa dating paniniwala, DS at saka architect. At nakakatuwa dahil kung titignan natin sa theory ni Seyus Salazar, yung simbahan natin ay kakaiba. Kapag tinignan yung Spanish churches sa Mexico at yung Spanish churches sa Spain, hindi siya pareho sapagkat dito, nakaayon po ito sa ating kapaligiran. Pinagmukha siyang kuweba, kung tutusin. Pumasok ka sa kuweba, pumasok ka sa simbahan, it's the same. At doon din naglilibing yung mga tao sa kuweba noong unang panahon. Pagdating ng mga Kastila, doon nagsimulang maglibing din yung tao sa loob ng simbahan. So, yung appearance is almost the same. At dahil maraming lindol sa Pilipinas, eto na, hiniwalay yung mga bell towers sa mga simbahan ng Pilipinas. Yung tinatawag natin na earthquake baroque. At ito, malapit lang po ito sa Antique. Yung simbahan po ng Miagaw sa Iloilo, another UNESCO World Heritage Site. If you're going to look at the designs, ito sa araw para mas makita, ang payat ko pa noon, yung mga coconut trees, yung mga dahon ng mga halaman na endemic sa Pilipinas, yun ang makikita natin doon sa disenyo ng simbahan. Kaya makikita mo, mayroong paghahalo ng east and west itong ating mga simbahan. At dahil nilagay sila sa gitna ng plaza, dahil reduction, nagpasok noon ng sistemang reduction ng mga Kastila, ginawang sentro ito ng buong bayan. No? Isang simbahan na malapit din sa Antique, sa Iloilo din, ay yung San Joaquin Church na meron ding ukit ng isang battle, no? Ng Tetuan na nangyari sa Espanya, kung di ako nagkamali, sana tama ako, no? Noong panahon ng Reconquista. Limestone din ito. At inakyat ko po, kahit napayat pa kasi ako noon eh, so inakyat ko yung bell tower. At mula sa bell tower, makikita natin yung lay of the land noong pueblo. Kitang-kita. Kaya nga parang in a way, para rin siyang, anong tawag doon, yung kay Foucault, yung panopticonism. Dahil parang pwedeng magbantay ang otoridad mula sa mga bell towers. No? Kitang-kitang lahat.
And eventually, of course, makikita natin na yung mga raids na meron din sa antike niya, na yung mga Moro watchtowers, gayon din makikita natin na yung mga bell towers ay nagiging watchtower. So pinupuntahan din po yan dahil safe ang structure, dahil bato, tulad ng mga kuweba nung unang panahon na ginagawang ilihan kapag may mga sumasalakay at kapag may mga kalamidad. Yan yung ano, yan yung tinatawag na risk, pagiging anong tawag dito, yung Pilipino ay nag-adaptation sa environment, pupunta sa mga kuweba pag bumabaha, pupunta sa mga matataas na lugar. Ganon din yung naging role ng simbahan. Pinupuntahan kapag may mga sumasalakay at kapag may mga kalamidad. So, yan yung ano, no? And of course, nung unang panahon, isang problema po, lalo sa mga maliliit na bayan, ay yung kawalan ng mga public spaces for gatherings. Ayan. Kaya ho, nakakatuwa dahil may mga nagtatanong, halimbawa, di ba separation of church and state? Bakit galit sina Aguinaldo sa Prilocracia, pero sa simbahan naman sila, nagkaroon ng kongreso? And in fact, sa simbahan din yung headquarters, yung convento headquarters ni Aguinaldo sa Malolos Cathedral. Apparently, ay dahil nga, wala tayong masyadong available big spaces for gatherings. Kaya yung simbahan, naging parang multi-purpose hall na rin noong panahon na yan. So, dito natin makikita structure of power ng simbahan, structure of large gathering, and ibig sabihin, people's place. Oh, and also, dahil nasa gitna siya ng plaza, imposing of power, and also, yung paghahalo ng ating kultura ng East and West. So, yes, the Spaniards built had the churches built, pero sino gumawa dyan? Pinoy ang gumawa. Malamang marami din ng Pinoy din ang nagdisenyo, at makikita natin ang sensibilidad ng mga Pinoy. I think yan po yung the long and short of my discussion kung bakit natin bakit pinapahalagahan ng ating kultura ang isang religious space na tulad ng simbahan. Tama kayo, Professor Xiao, Cherene. Ang ating mga simbahan, ang mga places of worship, maliban sa kahalagahan sa ating pagkatao, sa ating spirituality, religiosity, ay marka din ng ating sibilisasyon, ng ating kultura. Makikita natin ang iba't ibang mga arkitektura, ang ibang paggamit ng materyales, kung bato, adobe, limestone at iba pa. Makikita natin kung yung mga pagbabago sa loob, sa mga pintura at sa mga kornisa, yung mga tinanggal at pinabago o yung mga na-retain nila yon, it will really show us our history and give us glimpses of how we are as a people. In fact, tayo ba ay nakagawa na ng isang kompletong compendium ng ating mga simbahan, mula sa Apayao hanggang sa Tawi-Tawi, places of worship, whether Christian or non-Christian, maybe a compendium of all of that. If not, perhaps the NHCP can embark on that. Pwedeng kuweba, pwedeng mosque, pwedeng simbahan katoliko, pwedeng simbahan ng protestante, o even ng Iglesia ni Cristo o ng Philippine Independent Church, iba-ibang places of worship and connected perhaps with the community in which it was built, and sino ang nagtayo nito at ano ang pagbabago all throughout the years. Alam kong lumalayo na ako sa 500 years, but that can be perhaps a future project so that all the youth of today and the students, and even us, because we are perennial students, can learn the history of books in a book form, even online, the history of places of worship. I know there are many, many books of simbahan and sambahan. Yan, very good. I'm glad to have that. Yes. This is the latest. Si Galiende, of course, marami siyang mga books on churches, sina Regalado. This one is his latest, and it was illustrated also by an architect, si Alan J. Quesada. These are an illustrated guide to 50 of the Philippines' must-visit Catholic churches, simbahan.
simbahan. Yes. Simbahan. So, pwede nyo i-orderin yan sa mga online, ano? But ang ano, tanong ko lang kay Architect Lita, bago ko puntahan yung churches bilang bakit nyo pinopondohan yan, NHCP kayo, dapat church ang nagpupondo dyan. Interested si Deputy Speaker Loren na ano ba yung yari, saan yari. Usually, in your restoration work, I know that we are part of a project, gumagawa tayo ng libro about the restoration of the Barcelona Church in Sorsogon. Nagbahagi ka, ano kayo dyan, kasama kayo dyan. Architect, saan ba yari usually yung mga old churches natin? Nasabi kanina ni Senator Loren na nag-evolve ang ating mga simbahan magmula noong nag-uumpisa pa lang yung mga Espanyol. So nag-uumpisa sila bilang sa Kawayan, tapos naging Kahoy, yung mga simbahan. And then, naaayon din sa ano sa kapaligiran yung pagtatayo ng ating mga simbahan and also yung availability ng mga materials kagaya ng adobe at yung mga corales. So dito din makikita yung meron tayong disaster response na mga Pilipino. Kung halimbawa mahina na yung ano itong technology ng paggawa ng simbahan, mag-a-adapt na naman sila sa panibagong style ng paggawa. So, nag-evolve yung simbahan natin Kahoy, naging simbahan na bato, ginamit yung corales, yung mga bato. And then, nung medyo later part na may mga konkreto na. So, maisingit ko na lang yung advocacy din ni Senator Loren na sa conservation, pinoprotektahan natin yung environment at yung mga materials na inilagay ng ating mga ninuno doon sa simbahan ay talagang sobrang mahalaga to dahil kagaya ng corales, hindi na tayo pwede mag-quarry ng mga corales sa dagat. Yung anin ni Itcher. Yes, okay. Magkasama po ako sa team doon. Very good. Sige. Can we flash photos while napakita na ba yung photos kanina ng anin ni Itcher? I have a lot. Oo. So, while you're talking, we're discussing it. I hope the team can flash. Can you tell us paano nyo rinestore yan, bawal na kumuha ng coral? Yun. Yes. Bawal na kumuha ng corales sa dagat. So, doon po sa anin ni Itcher, may mga blanco na na blocks doon sa fasad at sa mga side walls. Ang ginawa po namin ay namulot kami ng mga corales around the church. Meron pa pong mga yung hindi na pinapansin doon sa lugar at mga bloke po siya. So nilagay po namin iyon doon. Ayan, nakikita niyo po yung mga ukit na yan. Gawa po yan sa corales at mga limestone. So kung hindi na siya maganda at nawawala na siya, umukit ulit at talagang nilagay lang yung yung mga nawawalang parte ng simbahan. Huwag na niyo pansinin yung babaeng nag-posing dyan. Ang pansinin niyo yung corales. Maganda pareho. Opo, Instagrammable po itong mga litrato niyo. Aba, talagang Instagrammable. Yung kaninang Miag-Au Church, yung kaninang San Joaquin Church, at yung Animii ngayon sa Antique, Instagrammable talaga. Ayan. Opo, ayan. Opo. Ang ganda-ganda ng pagkagawa ng NHCP dyan, Cherene, Architect Lita. May isang trivia po dito, Senator. Yung okay. Sa loob po ng simbahan at sa likod, makikita nyo na, although wala pong sigurong picture, parang mga mamposteria po siya. Yung parang hindi siya magandang klaseng mga corales, pero bilog-bilog na bato siya. And walang palitada. So, based sa research po namin, hindi po ito natapos ng mga ng community. Hindi siya napalitadahan. So, ang approach namin sa conservation, huwag itong tatabunan or panatilihin natin yung itsura niya since nung itinayo siya. Kasi merong kahalagahan yung kwento doon sa hindi pagkakatapos ng simbahan. Magandang trivia yan na hindi natapos yung paggawa.
Opo. Pero maganda. Opo. Maganda po yung kinalabasan dahil mukha siyang, kung nakita nyo yung hindi tapos na mga bahay na may mga riprap, ang tawag dito, labas po yung mga stones. Yun ang mas maganda. Yun ang maganda. Alam mo, dapat yan sa mga gumagawa. Hindi dapat pinapalitada. In fact, pinapakiskis ko. Sabi ko, ba't yung pinalitadahan? Kasi daw luma daw yung bato. Eh, gusto ko nga makita yung lumang bato. yun ang aking frustration minsan pag hindi natin na-oversee yung reconstruction. Gusto nila makinis na palitada. Eh, dapat nga nakikita yung bato. Pero siguro, sa ano din, foundation, kailangan. Siguro, I'm not sure you would know what's best. So, natutuwa ako sa mga ginagawa niyong yan. I'm sure there are many more churches. I know that in 2019, naglagay tayo, ako ng pondo, yung on my last year, for 20 million for the Baraswine Church. Yan ba ay nagamit na nyo? Kasi that was 2 years ago. Did you fully utilize the 20 million for Baraswine Church? Nagamit po namin. Gamit. Okay. At na-turnover na po namin sa simbahan. Ah, yes, correct. Inibita ka namin dito. You invited me. Yeah, busy ka lang po doon sa kongreso. Inibita pala nyo ako. Yes, you invited me to... Yes, and there was a recent inauguration of the Baraswine Church na tinapos nyo pala a few months ago. Hindi ako nakapunta physically, but I saw it, again, another Instagrammable okay, this is the Baraswine Church with Governor Alvarado, who's now Vice Governor. But this was before I funded through NHCP the restoration. Dito ko nakita at sinabi niya kailangan. Yan, we were talking about kasaysayan. Ayan, pina-flash ngayon Ariston Helia, my lolo from Antique, na deputado e delegado sa Malolos Convention sa Baraswine Church. I think there are other photos here. Ayan ang lumang letrato. I am not sure if that is by the Baraswine Church, but an old photo of the Malolos Congress. Ayan. This is inside the Baraswine Church, and Governor Alvarado was pointing to me the name of my late grandfather, Ariston Helia, who was also a pharmacist, but elected or appointed, I'm not certain, as representative of Antique to the Malolos Congress. Wait, this is not Baraswine. This is already Intramuros, right? No. This is Baraswain. This is Baraswain ba ito? Is it still Baraswain? Yes, are you ma'am. Sure? It looks different. Hindi ba to San Sebastian? No. No. Correct. It is this a before and after photos ba ito? Okay, I'm not sure if this is still Christiane. It is still Baraswain we're showing. Okay. Yes. Professor Xiao and Chair Rene would know better. Okay. Still. Sana lang, alam mo rin, sa paligid ng simbahan, sana i-regulate yung mga tarpaulin para hindi natatakpan. Pwede sa gilid. Right? Oo. Of course, people have to make a living. Pero siguro, wag sa harap, pwedeng sa tabi. Tapos magandang ayos din sana. Yes. So aside... Deputy yes. Speaker, may tanong ako kay Architect Lita. Kasi malaking issue din. Halimbawa, yung restoration ng Paway Church. Diba? Ang nangyari, nung nakita nila na parang, wow, parang bago yung simbahan. Nawala yung mga lumot. Nagalit yung ibang tao kasi sabi nila, naku, hindi na mukhang luma yung ating simbahan. Architect, ipaliwanag naman natin na bakit mahalaga na makita na natanggal yung mga lumot dyan sa mga lumang simbahan. Eh, halimbawa, yun yung pinakita kong Paway Church. Malinis na ho yan ngayon. Sabi nila, ay mukhang bago, hindi na mukhang luma. Pero bakit napakahalaga po na tanggalin yung mga lumot? Mahalaga na matanggal natin yung mga tanim, yung mga puno na tumutubo talaga doon sa walls ng Paway Church at sa ibang mga simbahan kasi ito yung pinagmumulan ng ano ng weakening or pagtihina ng ano materyales. So kung yung sinabi niyo kanina na parang mukhang bago yung Paway Church, parang tao din yan na bagong ligo. So kung naligo ka, syempre naghihilod ka and then parang fresh ulit. So restore means to put it back kung kailan siya
kung ano yung state niya nung itinayo siya. So ganit, parang ganun din yung nung itinayo yung Poway Church. At nilagay lang namin. To preserve it for the next 500 years, kailangan yes. talaga yung, yes. Yung paghihilod. Kumbaga. Yes. Ito, bago ko itanong, kasi baka interesado rin si Deputy Speaker Loren na nakakausap niya si Chairman lagi at iba pang mga LGUs. Bakit pinupondohan ninyo ang mga pagre-restore ng simbahan? Hindi ba yan ay nakakaapak tayo doon sa tinatawag na separation of the church and the state? Na dapat, yung simbahan yan, hindi dapat Catholic Church ang ano dyan, ang magpondo dyan. Can I answer that? Because it is not the fault of the NHCP if they are doing churches. Can I answer that? Okay. Gaya ng sinabi natin kanina, ang simbahan at ang lugar ng samba ay parte ng ating kultura. Maliban sa spiritualidad at religiosity at ang ating mga iba't ibang mga paniniwala na rinirespeto natin ang paniniwala at kaugalian ng iba't ibang mga tao. Pero ang struktura, sa arkitektura, ang kultura ng panahong yun, ang paggamit ng materyales, ang pag-aaral sa mga painting, ang mga ukit, yan ay parte ng ating kasaysayan, history, and our heritage. So, pag ito'y nagugunaw na, pag ito'y nasalanta, pag ito'y mawawala, makakalimutan at makakaligtaan ang parte ng ating kasaysayan at kultura. Kaya, maski na may separation of church and state, hindi naman sapat ang pondo ng simbahan dahil voluntary ang contribution sa mga simbahan o kung meron mang kongregasyon na siyang sumasakop sa simbahan, ay limitado rin ang pondo. Kaya, ang interest ng Estado sa pag-restore ng simbahan ay hindi para laganapin ang paniniwalang relihiyon lamang, pero kung hindi ang paggunita at pag-preserve ng ating kasaysayan at kultura para sa present generation and the younger ones. Is that a sufficient justification why the state supports church structures? At hindi lang yan. Hanggang yung mga dambana. At hindi lang yan. Even lighthouses. Even old municipal buildings. Even old ruins like Intramuros, for example, and the mini Intramuroses. I will show you. I will just research. Huh? I'll ask my staff. You show Litomiriche in Czech Republic on how they restored the ramparts where there is one room dedicated to Jose Rizal. Okay, I hope my staff are listening. I want them to show the bust of Rizal and the bust of Blumentritt in Prague, in Czech Republic, in Litomiriche. And then how they restored the ramparts. Anong connection yan sa ating pinag-uusapan? Hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong mundo ang pag-restore ng simbahan at ibang struktura na makakagunita ng ating kasaysayan. Magulo ba ako? Or ako lang nakakaintindi ng sinasabi ko? Yes. Okay. Yeah. Meron po kasing dalawang provision sa ating saligang batas na pwede nating isingit sa diskursong ito. Una po yung binanggit na ni Senator Loren na yung separation of church and state, pero meron din po tayong provision na sinasaad na tungkulin ang Estado na pangalagaan ng ating mga tinatawag na national patrimony. So doon po tayo pumapasok siya kasi natanong ko na rin po ito sa aking mga kaibigang abogado kung ako ba ay magkakaproblemang legal dahil nga po sa marami sa mga proyekto ng NHCP ang pagkukumpuni ng mga simbahan na pag-aari ng simbahan Katoliko. At nais kong dagdagan yung sinare kanina ni Senator Loren na kapag kami ay nag-restore ng simbahan, ang tingin po namin doon ay hindi po house of worship. Ito po ay isang important cultural property. Ano? Nagkakaroon dalawang mukha ang simbahan kapag ito ay mayroong tatak. Nabanggit na pag-uusapan natin yung Poway Church kanina. So actually hindi lang ito simpleng important cultural property. This is a declared World Heritage Site. So
sa mga Katoliko, ang tingin nila dito ay isang lugar kung saan sila nagsasamba. Sa atin naman, ang tingin natin dito ay isang pamana ng lahi na tungkulin ng Estado na pangalagaan. Ngayon, dagdag pa dito, kailangan din natin kasing alalahanin na maaring sa titulo ito ay pag-aari ng simbahan, pero ang gamit nito ay hindi eksklusibo para lamang sa mga hierarchy ng simbahan Katoliko. Ito po ay gamit ng mga ng taong bayan na nagbabayad ng buwis. Kaya kung nakikita po natin na malalagay sa peligro at structurally may problema ang isang simbahan, pinakikialaman po ito natin para po ito ay hindi mawala at hindi masira, at para na rin po proteksyonan itong ating mga taxpayers na gumagamit po ng mga simbahang ito. At mapapansin din po natin na sa buong Pilipinas, kaya nabanggit mo kanina, Xiao, ang simbahan po natin ay multifunctional. Nung panahon ng Malolos Congress, ginamit itong Kongreso. Pagkatapos ng panahon ng gera, ginamit itong kanluran ng ilang mga Pilipino. At sa kasalukuyan, ginagamit din po natin itong evacuation center pag mayroong mga sakuna. At minsan din ginagamit din natin itong lugar kung saan tayo nagpupulong kung mayroon tayong mga kailangan pag-usapan na nangangailangan tayo ng malaking venue. Lalong-lalo na po doon sa mga syudad at yung mga lugar na wala pong mga multipurpose facilities. Ang simbahan po ang ginagamit natin dito. So parang ang punto ko dito, binabalik lang po natin sa taxpayers ang kanilang buwis na binabayad. Very good. Alala din nyo, Cherene, yung last holdout na mga sundalong Kastila na nagtago sa Baler. Ayun. Oo. So taguan ng mga sundalo, that was so historic. You've been there and kayo rin nag-restore noon. So napakarami. I hope that the photos of Paway Church can be shown, as well as the San Pedro ruins, which I also have. It's on my phone now. I sent it to my staff, but maybe there's the transfer to the one doing the NHCP pictures now. Deputy Speaker, meron ako. Ayan, sige. Ayan, teka, ito, I wanted to show this. Dahil ito ay pending work ng NHCP na pinag-usapan namin ni Cherene at ang yung engineering team, I think Architect Lita or one of your staff, because this year, ginagawa ang engineering studies about this. This is so important. Ito ang lumang simbahan, ang tawag, yung simbahan may katabi. Pero ito ay parang mini Intramuros sa Antique, ang tawag San Pedro Ruins. Kung makita nyo sinong kaposing dyan, yan si Rio Almario. Nagpunta kasama yung parish priest, si Chair Rio. Jun De Leon. Professor, yeah. The two NCCA chairs were with me and they were so impressed. Ito lang yung entrada, pero sa loob siya, para siyang Puerto Real. Ayan, are there other photos? Sana marami akong photos niyan, but maybe it's beautiful. It's made out coral stone and the others are adobe. Iba yung materials na ginamit. Walang pondo syempre ang simbahan dyan. Can we show other photos as well? Yes, it's beautiful. You know, Architect Lita, walang COVID sa Antique. Alam mo, people are doing their normal way of life there every day. Ang hangin-hangin kasi, you can visit it. And I forget the name of the NHCP official in charge. Engineering studies are being done. Can you show Chris Chane? We have dozens more photos of that. There's greens in the middle. Nakapalubot ang ramparts at parang mini Intramuros. Ang ganda-ganda. Promise me you'll visit. Pagpunta ni Cherene para i-inaugurate yung balay nga bato, it is just 5 minutes away. Ang ganda-ganda. Nakakatuwa. Wow. Yes ma'am, pupuntahan po namin. Ah, pinuntahan mo na yan? Hindi, pupuntahan namin sa February. Opo. Yes. Itakits. Kasama namin si Xiao sa February. Ay, kasama si Xiao. Very good. Kasama. Sige na nga. Ako'y mag-PPE at saka ano. Sige. Tapos, pangalawa, ang ganda-ganda, bisitahin nyo yung lighthouse kung saan yung Coast Guard by the sea, of course, sa San Jose Antique. Napakaganda ng lighthouse. In fact, it's beautiful. National Museum went there. I am not sure which agency of government must restore it, but since NHCP
has been doing a lot of projects. Perhaps kayo rin, you can look at that. But lumilihis na tayo mula sa ating topic on churches. Perhaps we can bring it back to that, but it's 11:35. I'm not certain whether we should say goodbye now. Yeah. Kunti-kunti na lang po. I'll have three little questions to our chief of the NHCP Historic Preservation Division before we can collect some questions. Ito yung Paway. Deputy Speaker, nandito yes. na yung Paway. Ang nanay ko, my mother, biological mother, my late mom, is from Antique. And her lolo was Aristonhelia. But my nanay, who took care of me from birth, is Ilocana. Kaya ako'y Antiqueñang Ilocana. So, ito ay simbahan ni nanay sa Ilocos, sa Paway. There's another photo with my nanay, I think, that I sent. She's my 87-year-old nanay from Barangay Sidig in Paway, Ilocos Norte. Yan. This was our visit just a few years ago. I'm just sharing it. I would also like to share, actually, I should have, ang dami ko pang photos gustong i-share sa inyo. Do we have more of Paway photos? Can you post the Lito Mireche photos? Kasi gusto ko lang i-share, ma-excite kayo, yung bust ni Rizal. I am sure hindi pa nakarating si Professor Xiao sa Lito Mireche. Ma-excite kayo, Che Rene, sa photo sa papakita ko, yung bust ni Rizal at bust ni Blumentritt at pati na rin yung rampart na ginawang maliit na kwartong museo na Rizal. Nakakatuwa. In fact, it would be good. I will link you with a person in charge in the mayor's office of Lito Mireche in Czech Republic so that NHCP can give accurate historical information. Because sila lang sa mayor's office na walang masyadong kaalaman siguro sa Rizal or whatever they have from their friends here. And I can see pictures of politicians who visited, but it could be curated in a more historical way. And after the pandemic, we can visit because ang ganda-ganda ng Lito. It's a small, sleepy town where Rizal's close friend, Ferdinand Blumentritt, was from and where they revere him as a patriot. Okay, malayo na tayo sa simbahan. Humahaba ang ating kwento. Magkakaugnay na tanong lang naman to, magkakaugnay. Kaya isang bagsak ko na architect Lisa. Yes. Are we limited to Catholic churches? Kasi di ba may simbahan ng Methodist, ang INC, Iglesia ni Cristo, mga masjid ng mga Muslim, etc. So yun yung isa. And then of course, how do you qualify to get restoration funds? And what are the processes para magkaroon ng historical marker at declaration? Paano may papaliwanag itong mga ito? So, magkakaugnay na tanong yan, it's really a whole process of how do you select the churches, Catholic lang ba, and all of that. Unahin natin doon sa proseso ng pag-identify muna ng mga makasaysayang simbahan. So, gaya ng sinabi kanina, pinahalagahan ng pamahalaan ang mga significance nitong simbahan, mapahistorical, artistic, or architectural, yung scientific, yung paraan ng paggawa, yung cultural value nito, or yung kaimportantehan nito sa community. Dito natin nilalagyan or dinideklara na national cultural treasure na sample yung mga World Heritage Sites natin. Nagde-declare niyan ang National Museum at NCCA. At meron din tayong National Historical Landmark kung saan highly significant yung mga makasaysayang event na nangyari dito kagaya nung sinabi ni Senator Loren kanina yung Baraswain kung saan yung Congress at yung Santo Niño Basilica kung saan yung history ni Juana. Yeah. Doon. Oo. So naglalagay din tayo ng mga markers kung saan nilalagay natin nakatala ang mga istorya ng mga simbahan na ito na through the years. At siguro in the future, maaaring madeklara din ito na NCT or NHL. So, I missed that. Ano yung gusto nyo madeklara na national cultural treasure? What was that, architect? Yung mga national cultural treasures po, Senator, yung
ito yung mga may highly artistic value na mga simbahan. No, I know that. Pero you mentioned na sana ma-declare itong national cultural treasure. Which church are you referring to? No, yung mga simbahan po natin na may mga markers pa lang ngayon, yung kung saan nakalagay yung mga historical markers namin. Yes. Maybe in the future, magkakaroon ito, yung papagyamanin pa yung kanyang halaga. And then, baka in the next 20 years or 50 years, maging national cultural treasure. Okay, ito. I want to clarify. The markers that are placed by the NHCP, what do you call those markers? Historical markers, right? Historical markers. And under the law, classified po siya as important cultural properties. Okay, so the NHCP does a process of important historical properties, right? Yes. The Aninii Church was declared by NHCP, correct, Chair Rene? Yes. Okay, so it is called an important cultural property, ICP. Pero ang iyong sinabi, sana ang ating historical properties na tinalaga ng NHCP ay maitalaga din ng ibang gobyernong ahensya gaya ng National Museum as a national cultural treasure. Is that it? Yeah, tama po, Senator. Okay. Yung generic po natin dito ay yung important cultural properties. Sa kaso po ng National Historical Commission, meron po tayong mga gradation at dyan makaka-apekto rin po ito yung priority sa funding at kung alin ang dapat i-restore. Okay. As much okay. as possible. Meron po tayong mga tinatawag na mga national shrine. Halimbawa, ito pong sa Quezon City, kay Quezon, dahil nandun po yung labi. Yung sa Kawit po, kung saan natin dineklara ang ating kalayaan, ay shrine din po yun dahil nandun po yung labi ni General Emilio Aguinaldo. Ano? So kapag meron po tayong labi, dito rin po sa Luneta Park, dahil nandun din po yung labi ni Rizal. So mahalagang mahalaga po yung sa atin at talagang very strict ang ating regulatory powers diyan. Ngayon, meron naman po tayong tinatawag na National Historical Landmark. Ito naman po yung mga gusali na may mga mahalagang pangyayari na naganap. Halimbawa po itong sa Barasoy na matagal na natin pinag-uusapan. Makailang beses natin nababanggit ano. So, simbahan siya, kaya lang bakit po siya naging historical? Ay dahil nga po dito sa naganap na Malolos Congress. Ngayon, meron din, pwede po maging landmark din dahil sa kanyang materials na ginamit at naiiba. Halimbawa po, Senator, yung San Sebastian Church, di ba? Naiiba po ito dahil karamihan kanina pinag-uusapan natin, yari sa bakal, yari sa adobe, yari sa coral stone. Samantalang ito pong San Sebastian Church ay naiiba, hindi lamang sa kanyang pagiging Gothic, ay dahil sa yari po siya sa bakal. Kaya nadeklara rin po itong National Historical Landmark at nadeklara rin po itong National Cultural Treasure. Ang Metropolitan Theater po ay ganun din. Double declaration po ito. Na-declare ito na NCT ng NM at nadeklara rin po itong National Historical Landmark ng National Historical Commission. Ngayon, yung last level po natin ay yung ordinary historical marker na tinatalaga natin dahil sa ito po ay tinuturing na mahalaga ng mga tao. Mayroon itong local significance at mayroon din po itong cultural significance. At yung Aninii po ay dito po ito pumapasok. Historical and cultural. Yeah. Mm. Pwedeng dalawa sa isang marker. Opo. Okay. And it's NHCP that decides that? Or should it be the National Museum for the Cultural Treasure? Nasa board naman po si Jeremy. Ang yes. Ang Director General ng National Museum ay nasa board din ng NHCP. Kaya okay. Pag nag-deliberate kami, we decide. Okay. Or NM, who will declare this? Is this NHL or this, is this NCT? So, doon po ang kwan. Doon po na nag-i-start. Kung sa tingin namin that this is more artistic, pinapasa na po namin, rin-refer na po namin yan sa board ng National Museum of the Philippines. Pag purely artistic, ay National Museum. Pero yeah, kung mga movables po, halimbawa po yung image ng Santo Niño, NCT po yun, ito pong Lanabal, pwede niya. Pati rin, mostly pag movables, yung nagde-declare, pag built is
pictures mostly sa amin. I see. Ang ibang mean that the NM has to declare what you have restored as national cultural treasure, or you can declare that both as historical and cultural. Iba po ang primary focus ng NM because ang tinitingnan talaga nila dito yung artistic and archaeological significance ng struktura. No? Kami naman po is more on the event. Ano bang malaking pangyayari yes. na we can associate that? At kung gaano ba ito ka halaga sa pananaw ng mga tao na parang ito ay parte ng kanilang buhay na alimbawa, di ba, yung marami akong natatanggap na yung doon nilulat sa akin bakit kasi malapit tapos may mga ganyan may palagaan po namin yun kasi hindi na tayo sa simbahan. I'm glad minention yung chairmanship of the budget. Senator dito sa TWG ng DepEd. Kilala niyo naman si Alain. Si Alain ang aming bossing doon. Alain sa Padilla. Totoo po yun na tumataas yung pondo para sa restoration ng Gabaldon Buildings. Kaya lang, aywan ko lang kung alam niyo na sa latest na inventaryo ng DepEd, may 1,000 ang dineklara nilang Gabaldon Building. Kaya lang, nung binabalikan po natin ito, yung iba ay medyo yung pagka-classify nila pag sinabi kasing Gabaldon, parang anything that is old and made of wood ang tawag nila Gabaldon kahit yung iba hindi naman Gabaldon. Ano? Ngayon, napansin din namin na yung iba ng mga Gabaldon, na original Gabaldon, na heavily adulterated na yung style. Ano? Yung iba ay sinemento na, yung iba naman ay masyado nang na-convert because nakaranas ito ng ilang-ilang mga disasters, so nabago na ito. So ang nagiging discarte na lang po namin dito ay identify namin kung ano ba sa mga existing Gabaldon buildings ang more or less more than 50% authentic. Ngayon, kung pumasa ka doon, then makukonsider ka for possible restoration. Ngayon, tinitingnan din kasi namin yung need ng DepEd. Kasi maraming nagsasabi, pwede na ba namin gibayin ito kasi kailangan talaga namin ng space nung ginawa ito ang estudyante lang namin is 500 ngayon po ay 5,000 na, so saan namin ito i-house? So kailangan din po natin pakinggan yun. So minsan ang nagiging decision namin is bakit ba natin pinipreserve ang Gabaldon buildings? Pinipreserve po natin para hindi ito mabura sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya ang nangyayari, kung sa isang bayan merong 3 Gabaldon at ito naman ay within site para mabisita, ang nagiging kuha namin dyan, pipili na lang tayo ng isang authentic at magandang Gabaldon na pwede nating i-restore at hindi kailangan dagdagan ng floors ang mga ito, at yun na lang po re-restore namin, at yung iba naman po ay pinapayagan namin magkaroon tayo ng adaptive reuse. So ang ginagawa po namin dyan ay pinapapreserve na lang po namin yung facade, pero yung likod pinapayagan na po namin na i-modify nila ito. Pagkatapos yung loob nito, pwede nilang i-modify. Kasi sasabihin ng principal, ay hindi na i-aircon yung mga Gabaldon buildings. Pag hindi naka-aircon, maingay, mainit, at malikabok. So, nagkakaroon kami ng win-win solution na mag-preserve na lang po kayo ng essential elements. And in most cases, we just request them to preserve the facade and you can do whatever you want inside the building. Okay. So, Thank you. Po ang naging kwa namin. Thank you so much. It's 11:50, 10 to 12. 2 hours at tayo halos kasi birthday celebration to ni Professor Xiao. Sana may pakain si Professor Xiao. Pinapakita ngayon ang Lito Miriche. Yan ang
bust ni Jose Rizal sa mayor's office at sa town plaza, nandyan ang bust naman ni Blumentritt na kaibigan ni Rizal, who was, I believe, a professor, right? An academic? Yes. Yes. So Blumentritt is not a street. Okay? Not only a street. Ako lang ako ano, green mintrit tsaka red mintrit. Blue mintrit lang. Blue, okay. Atinista yan. Yeah, okay. And then, Senator, bago po tayo magtapos, gusto ko lang i-shout out before we give your conclusions. Ano? Gusto ko lang i-shout out yung ilang tao na nagpabati. Ilan lang naman to. Salvila Mars, si Ryan Tan ng NHCP, nanonood sa atin. Yung nanay ko, si Vilma Briones Chua. I love you, Mama. Thank you sa bate. No? Leonard Domingo, Bason Andesa Caiga, Lisa Balogo from Iloilo. Ayan, JV Malyari Bingkang. Ayan, salamat sa mga kaibigan natin buko ito. Si Bing Kim po ng RTVM. Kumusta kayo? Thank you. A Piece of Art. Salamat. Arvin Pasco, Michael Acosta from G1 Eastern Samar. Kumpleto ang ating quincentenario dito. Jack Into, Goeso Mark, Alex Arellano, Iking Numista. Salamat po sa inyo panonood ng ating Road to 500 with our Senator Loren Legarda. Now, siguro, Chairman, magkaroon tayo ng mga last messages. Okay lang siguro, Speaker, si Senator, para makapag-wrap up tayo. Siguro kay Senator na lang siguro, Xiao. I think, para mahaba salamat. Na yeah, sorry, I have to go, but it's been very enlightening, inspiring. I always like to be in the company of Chair Rene Escalante and Professor Xiao. Thank you, Architect Lita, for joining us. Thank you for all the Facebook viewers who are with us today. Thank you to the very hardworking NHCP and the National Quincentennial Committee Commission that's helping us for this. We will continue to do this. I think we should do this regularly, even after the 500, because it's education, right? Yeah. And education goes beyond our commemoration of 500 years. It also is a venue for the NHCP to show the work they do, because a little commission or agency of government sometimes gets drowned in the big news that's happening about the pandemic and all the crisis, but history is not focused. So this can be our regular history class, because Xiao learns from me about climate and I learn from him about history, right? And I'm able to follow up my projects with Chair Rene on a virtual world. And they're able also to follow up. So I would suggest, let us not end in March or April with a 500, tuldok na goodbye. We can continue this as a monthly or every other month, whichever is feasible, so that in 2022 and beyond, there's a life after the 500 years, right? Okay. Kung hindi pa kayo nahihirapan, Chair Rene. Oh, no. It's always our pleasure. Kasi baka after March, maniningil na ng talent fee si Professor Xiao. O sige. Arreglado na ako, Senator. Okay. Anyway, we have to go. Thank you so much for the history buffs, culture lovers, and those who are perennial learners like all of us. As we say in Antique, durugin kasalamat, palangga ko kamo. Happy birthday, Professor Xiao. Belated happy birthday, Chair Rene. Thank you for all the hard work you do, NHCP. Congratulations. Happy 500 years. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Bye-bye.